10 NBA players na may pinakamalaking sweldo ngayong 2019. Ang NBA ay kumikita ng billion of dollars every year sa pamamagitan ng TV deals and merch. At taon-taon ay mas nakikilala ang NBA worldwide. That means na dapat ang player ay sumasahod din ng malaki. Kaya't ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 10 NBA players na may pinakamalaking sweldo ngayong 2019. And for your information, lahat ng players na nabanggit natin dito ay kumikita ng $12,000 o mahigit 600,000 pesos kada minuto. Number 10, James Harden. Si Harden ay kumikita ng 30,400,000 o mahigit 1.5 billion pesos. Siya ay elite NBA player at franchise player ng Houston Rockets. At dahil din sa kanya, kaya playoff contender ang Rockets. Number 9, Mike Conley. Si Conley ay kumikita ng 30,500,000, masigit ng 100,000 more sa NBA MVP na si James Harden. Hindi ako makapaniwala na napasama siya sa list na to dahil wala siyang ganong achievements. So honestly, ang Memphis ay walang pakialam about winning. They are just too loyal sa kanilang players. He averaged 14 points sa kanyang entire career at $30 million. Come on. Number 8, Paul George. Si Paul George ay kumikita a little over kay Conley at $30,560,700. Pero sa tingin ko, medyo malaki ang sweldo niya dahil he's still adapting for his new role sa OKC. At dahil sa laki ng ginagastos ng OKC sa kanilang star players, we need to see result sa susunod na season. Number 7, Kyle Lowry. Honestly, sa tingin ko, ay overrated si Kyle Lowry. Not because na hindi siya magaling na player, but I feel like he has a lot of hype under his name. Dahil siguro naglalaro siya sa Canada. Meron siyang contract na $31 million this season. Para sa akin, ay hindi siya top 15 sa active player ngayon. Kaya sa tingin ko, ay parang parehas lang ito ng contract ni Conley. Loyalty check. Number 6, Gordon Hayward. This season, si Hayward ay merong sweldo na $31.2 million or 1.6 billion pesos with the Boston Celtics. At bago siya pumunta sa Celtics, siya ay superstar ng Utah Jazz. Siya ay nag-a-average lang ng 11 points per game this season. Dahil siguro ito sa malalang injury na nangyari sa kanya. Number 5, Blake Griffin. Si Griffin ay isa sa pinaka-exciting na panoorin dahil sa explosiveness at dunks. Siya ay kumikita ng $31.8 million. But as years goes by, ay nag-iba ang kanyang laro dahil na rin siguro sa mga injuries. Number 4, Russell Westbrook. Si Westbrook ay beast sa loob ng court. Isa sa pinakamahirap bantayan sa league ngayon dahil sa kanyang explosiveness. Siya ay nag-a-average ng triple-double last season. At sa tingin ko, bago matapos ang kanyang career, siya ay magiging number 1 sa pinakamaraming triple-double all-time. Si Westbrook ay kumikita ng $35,350,000. Number 3, Chris Paul. Si Chris Paul ay future Hall of Famer, great career sa NBA, top 5 point guard sa league, 9 times All-Star, 2013 All-Star Game MVP, great defender, and still a top-tier player sa league. Siya ay kumikita ng $35,654,150. Parehas ng kita ni LeBron James. Number 2, LeBron James. Deserve ni LeBron ang kanyang kinikita, hindi dahil siya ang pinakamagaling na player ngayon, but he helped his community big time. $8 million para sa kanyang I Promise School? Well, this man is more than an athlete. Siya ay may kita na $35,654,150, kagaya na kinikita ni Chris Paul. At number 1, Steph Curry. Si Curry ay ang may pinakamalaking kinikita sa NBA ngayong season. Siya ay 3 times NBA champion, greatest 3-point shooter player ever, at ang player na nagpabago sa NBA dahil sa 3-point shooting. Si Curry ay may kita na $37.4 million.